Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2021 Renault Twizy. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din muna tayo sa Auto Access sa pagpapahiram nila sa atin ng Renault Twizy. Kung interesado naman kayong kumuha ng Renault Twizy, i-click nyo lang yung link sa description sa baba. Electric car ito na may automatic gearbox. May maximum speed ito na 80 kilometers per hour at may driving range na 70 to 100 kilometers. Ang maximum power naman ito ay 17 horsepower at may maximum torque na 57 newton meters. At ito pa, pwede mo rin itong irehistro sa LTO. Gusto nyo ba ng malupitang laruan? Yung tipong makapagbibigay sa inyo ng saya at ligaya, pati na rin sa ibang makakakita nito. I-check out nyo itong electric car na to. Cute na pang futuristic na movie ang datingan. Parang panahon na talaga ng artificial intelligence. At mukhang robot pa. The future is now talaga. Carbon fiber looks ang bubong. Heated din ang windshield kaya hindi nagfa-fog. May kasama na rin siyang wiper at incorporated ang washer. Cute na bilog ang halogen headlamps at signal lights. Blackout din ang grill at wala na siyang butas. Hindi na kasi kailangan kasi nga electric ito. Tingnan naman natin ang nasa ilalim ng hood. Sa kaliwa, andito yung lalagyan ng washer fluid. Sa kanan, andito naman yung 220 volts na saksakan. Kahit sa ang saksakan pa ng bahay nyo, pwede to. 3 meters ang haba ng wire. Yung bumper niya, cute na cute din, parang plate holder lang. Kita na rin dito yung suspension, andito yung coil spring at yung shock absorber. Sa side, ang shape niya parang itlog na may gulong. Ang saya, di ba? White lang ang kulay niya with a touch of black. Open ang windows niya. Pero kung iniisip nyo kung paano pag umuulan, pwede nyo naman siyang lagyan ng accessory window para hindi kayo mabasa. Its window is sold separately. May side mirror din. May clear plastic sa tabi para kita mo pa rin yung gilid sa harap pag nagda-drive ka. White ang pintuan na may see-through na black plastic sa ibaba. Scissor type din ang pintuan, a la Lamborghini. Sa bandang likod, magkabilaan may reflectors. Nakalawit yung gulong parang Formula 1. May tapalodo nga lang para hindi tumalsik yung puti kung san-san. 13 inches na Altica diamond cut ang rims. Ang size ng gulong magkaiba. Sa unahan, 125/80 R13. Sa likod naman, 145/80 R13. Naka 4-wheel disc brake din nga pala to at 120mm ang minimum ground clearance. Pag una nyo siyang nakita, lalo na sa likod, mapapaisip talaga kayo eh, ano to? Ang kulit na maporma. Wala siyang salamin. Nag-iisa lang yung brake lights, magkarugtong yung kaliwa at yung kanan na may reverse light sa gitna. Magkabilaan, merong signal lights at reflectors. Meron ding dalawang parking sensors. Mas malaki yung bumper sa likod, pero matte black din siya kagaya sa unahan. Kung gusto nyo naman na maasinsin ang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin, o kaya sasakyan kagaya nito na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba ha. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Renault Twizy. Simple lang siya, mataba, yun lang. At syempre, i-check nyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na!
Ano, ayos ba? Anong masasabi nyo? Sige nga, comment below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, wala, fix lang siya. Ang upuan naman natin, ang adjustment lang niya, abante at thrust. Pero in fairness, okay naman yung upo ko, nakuha ko naman agad yung driving position. Yung tuhod ko naman, pasok pa rin naman siya. Ang headroom natin, so lampas kalahating dangkal siya. Kasyang-kasya ako. Pero ang tanong, yung uupo kaya sa likod, magkakasya rin. 5'8 ako, tingnan natin sa likod. Kung papasok ka sa likod, iaabante mo lang tong upuan, parang ganito. Yan, tapos pasok ka na. Ngayon ang tanong, kakasya kaya dito ang dalawang full-sized adults? Check natin. Engineer Marco, need your help! Uy, dito. Dito ako. Dito ako. Ang ganda ng pintuan, di ba? Dalawa kasi. Hi mga katandem, I'm Engineer Marco, ang resident engineer ng RIT. Abangan nyo rin, every Friday 8 PM, meron tayong Facebook exclusive videos. At syempre, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Engineer Marco, RIT. 5'7 ako, nasa normal driving position ko na to. Yan, tamang-tama. Ano kuya, kamusta ka dyan? Kasya naman ako, kaso yung tuhod ko kasi, nakalawit na siya sa sides. Ngayon, isarado natin yung pintuan kung kakasya nga ba talaga ako. So, eto na ngayon. Nakasarado yung pintuan, kasya naman ako, namumove ko yung tuhod ko left and right. Kaso yun nga lang, talagang nakabukaka ako. Pero kung matangkad sa akin, meron pa namang natitirang headroom. Mga ganito, mga 3 inches siguro. Check naman natin sa likod kung anong malalagay dito. Ay, wala nga pala tong lalagyanan sa likod. Bibili ka pa ng accessory para dito. It's kalikot time! Simulan na natin sa ibabaw. Ang ceiling niya itim. Wala nga lang lining, plastic lang siya. Ang rear view mirror naman natin nawawala. Malamang, kasi pag tiningnan mo yan, mukha mo lang makikita mo. Ang sidings naman natin, simple lang siya. Puro mga hard plastics, pero ang importante dito, dahil nga wala siyang bintana pag stock, ha, pero meron siyang upgrade, pwedeng mabasa lahat ng sidings natin. Walang electronic, mechanical lang yung pambukas niya ng pintuan. Ang manibela naman natin, parang regular kotse rin siya. Plastic, itsurang pang kotse, may thumb rest, maganda rin siyang hawakan. Wala nga lang siyang busina kasi ang busina niya nandito sa signal light na stock. Ang meron lang dito, SRS airbag. Yes, may airbag to. Ang dashboard naman natin, katulad din ng sa side natin na mga hard plastics, pero yung bandang ibabaw na part nito, meron siyang parang carbon fiber na design, pero plastic lang siya, ha. Ang instrument cluster naman natin, syempre nandito yung battery life natin sa pinaka left side. Makikita mo kung gaano na lang karami ang battery o energy na natitira sa baterya mo dito. Ang speed natin, makikita mo rin dito habang umaandar ka. Yung zero na to, nag-iiba-iba yan. Meron din siyang time dito at meron din siyang odometer. Nakalagay din dito sa gilid kung neutral ka at kung go. Ibig sabihin nun pag go, pwede ka nang mag-drive or reverse. Ibig sabihin nun, naka-start na siya. Ang pinaka left side na button naman natin, ito yung ating hazard switch. Ang sumunod dito sa bandang right, ito pipindutin mo lang kung gusto mo ng drive, reverse, or pipindutin mo yung neutral sa gitna, sabay. So, yun na siya. Wala na siyang stick. Sa right side, syempre, andito naman yung ating suutan ng susi. Sa bandang ibabaw nga pala, itong dalawang mukhang carbon fiber, itong left side, meron tayong power supply dito at meron tayong lalagyan kung gusto mong mag-charge ng cellphone mo. Pwede. Sa right side naman, compartment din siya, same sa left side, pero ito, disusi. So kung gusto mong mas secure yung gamit mo, pwede mo itong gamitin. Ang handbrake naman natin, nandito sa baba sa left side. Ang gagawin mo lang para ma-release to, tapakan mo dapat yung preno, pindutin, hilahin ng konti, sabay bitaw. Yon. Okay na yan, wala ng handbrake. Pag gusto mong pagana, angat mo lang, okay na yun. Sa bandang ilalim naman, dalawa lang pedal natin kasi nga wala tong clutch, wala tong cambio. Accelerator lang at preno. At ang pinaka-importante dito, syempre walang bintana. Aba, baka bahain tayo dito sa loob. Huwag kayong matakot kasi may mga drainage to dito sa ilalim. Check naman natin sa likod. Dito sa likod, meron siyang 3-point seat belts. May compartment sa likod ng upuan. At ang pinaka-importante, yung hilahan dito para maiabante mo itong upuan, punahan, para makalabas ka. Kailangan nyo ba ng car insurance? Sagot na namin kayo.
pwede nyo kaming kontakin sa getinsured@rit-ridingintandem.com. Pwede nyo rin kaming i-text para sa mga inquiries sa 0968-203-7833. At ngayon mga katandem, tapos na tayo sa exterior interior review. Test drive naman tayo. Ano, game ka na? Game na ako kanina pa! Sobrang excited na kami dito. Let's go! Si Engineer Marco, nag-aayos pa ng kanyang camera. At ayun, si Facundo. Ah, okay. Naka-seatbelt ka ba? Oo naman. Okay. Wow, matulin din to! Oh, fresh air! Alam niyo mga katandem, meron din kasing kaming e-bike. So yung e-bike namin, hindi ganito katulin. Napakatulin ito ah. Actually maganda, nakakasunod siya sa regular traffic. Ang napansin ko lang, yung steering niya, so medyo mabigat siya. Kasi malamang, wala tong power steering, kaya medyo mabigat. Ang kulit ng busina eh, daig pa ibang kotse. Malakas-lakas. Maganda yung response niya. Kaso yun nga lang, yung throttle niya kasi wala pa sa una. So nasa kalahati yung kagat niya. Pero pag kumagat na siya, you know, bumabaong ka rin ang kulit. Ang maximum speed daw kasi nito, kaya nito 80 kilometers per hour. Yung e-bike kasi namin, ang maximum speed nun, 43 kilometers per hour. Pag downhill. So, ano, kalhati. So, ito nakakatuwa. O, nasa 34 tayo, parang easy. So, yan, o, ginagas ko pa siya. Matulin. O, yun nga lang, napansin ko yung suspension. So, compared dun sa e-bike namin, itong electric vehicle na to, mas maganda yung suspension niya kasi meron siyang suspension. So ito, malaking improvement galing doon sa e-bike namin. Solid yung built niya. Ayan ang maganda dito. Oh, halos lahat yata ng tao tumitingin na sa amin. Hindi amin to, hiniram lang namin. Ano po? Gasolina? Hindi po, ano, electric, disaksak. Ngayong napansin ko, yung brake feel niya, hindi siya ganun kalakas. Kaya ano, pipigain mo siya, pero humihinto din naman pag piniga mo. Yung transmission naman niya, wala eh. Malamang wala kasi itong transmission. Kaya ganun. Dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang siya. O, yan, o. Bilis lang ng bilis, walang shifting. Basta bilis lang ng bilis. I-check na lang natin yung specifications mamaya. Kung may transmission nga ba to. Ngayon, te-testing natin siya dito sa Quezon Ave. Maraming sasakyan dito. O, to, Lexus, o. Tinan mo, na-overtake ako, Lexus, o. Panis. Oo, panis, o. In fairness talaga, nakakasunod siya sa traffic. O, isang Lexus pa, overtaken ko yan, o. O, di ba? Dalawang Lexus na overtaken ng electric vehicle. Ayun, ito na yung sinasabi ko sa inyo, eh, di ba? Ang saya niyang dalhin. Magbibigay talaga siya sa inyo ng matinding kasiyahan. Yung engine noise naman niya, wala eh. Parang ano lang siya, parang dynamo. Parang ang tunog niya, ganun lang. Tahimik siya. Road noise, kamusta naman? In fairness, yung road noise, ha? Hindi ko marinig kasi ang naririnig ko kasi yung mga sasakyan sa tabi natin. Ang sarap para nag-drive ng go-kart. Dito na tayo magkakaalaman. Uphill! Titignan natin kung kakayanin. Tandararan! Magtutulak ba tayo o hindi? Teka, babagalan ko ng konti. Tapos kaya niyang umakyat sa uphill. Kaya. Oh? Naiwanan ko nga yung Montero sa likod eh, oh. Pinultratel ko lang pero kaya niyang umakyat. Galing. Ikaw, kamusta naman? Anong masasabi mo dyan sa passenger seat? Mahangin dito yung lahat ng bagsak ng hangin sa akin. Pero ano, nakakatuwa. Hindi ko akalain na makaka-drive tayo sa Manila na nakasakay dito. Para tayo nagtutour. Ngayon, itatry natin ang kanyang turning radius. Let's see. Alam nyo, pag sinagad ko yung turn niya, mabubunggo ko yung island. Ganun kaliit yung turning radius niya. 80 to 100 kilometers daw ang kaya nitong takbuhin. Depende sa driving habits mo. Depende rin sa mga incline ng mga kalsada na dadaanan mo. So, syempre, kung paakyat ka, puro uphill, syempre, mas mababa yung distance na matatravel mo dito. Ayos ba? Hiniram lang namin to. So, sa dealer. Hindi makatiis yung mga taong hindi tumingin, hindi magtanong. Kasi nga, maganda. Head turner talaga. No. Ayun, pinipicturean pa. Kita mo na. Ang dali niyang gamitin dito sa city. Kasi ang liit-liit. Sa mga singit-singit, kaya.
So yung tigas ng manibela niya, pagka lang naman nakastop ka, pero pagka kunwari, tuloy-tuloy naman na ganito na yung andar mo, hindi na mabigat, mag-aano lang yung manibela. Wow! Oh, wow! At ngayon, tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung ano masasabi ni Elaine. Let's go! Ito na! Tara, tara! Ako naman! Ito na! Let's go na! Okay, itry na natin ang U-turn. Kayang-kaya. Alanganin tayong kuha, pero kaya. Oo, kaya-kaya. Pero yun nga, medyo alangan yung kuha ko. At least kaya, matatansyon nyo naman pag nandito na kayo. Pag mabagal ka na, matigas na yung manibela niya. Pero kaya naman, mapipilit mo naman. Ang Renault Twizy ay nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong 4 disc brakes, 4-point seat belt at driver's airbag. Ipapakilala ko na rin kayo sa katandem natin for today. Hi mga katandem, ako nga pala si John Jimenez at iniimbita ko kayo dito sa Auto Access para matest drive itong Renault Twizy. Kita-kita tayo. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Oh, una na ako. Unang-una sa listahan, wala kasi siyang aircon. So pag dinala mo siya pag kainitan-kainitan, ay pagpapawisan ka talaga. Oo, pero ang good naman kasi dito, pag nilagyan kasi ng aircon dito, yung range niya napakalaki nung mababawas, baka kasi mamaya tumiri ka sa pupuntahan mo. Sunod naman dito, wala kasi siyang bintana pag binili mo. So, bibili ka pa ng accessory na bintana kung gusto mo siyang lagyan. Pero ang good naman dito, at least may mabibili kang bintana. At ito pa, dalawa lang kayo na makakasakay dito. Hindi rin kayo masyado makakapaglagay ng mga gamit. Last na lang, yung sa second row kasi niya, medyo bukaka ka talaga. Kahit naka-abante, kahit naka-atras, medyo bubukaka ka talaga sa likod. Oh, sa good naman tayo. Unang-una sa good, yung itsura niya. Para siyang espiritu na sumasapi sa mga tao. Nakikita niya na lang parang exorcist yung mga tao. Umiikot ng ganun yung ulo. As in, lingon kong lingon. Ang ganda kasi niya, kaya talaga yung mga tao nakakatingin kay Twizy. Next na good naman dito, hindi mo na kailangan pumunta ng gasolinahan. Kasi sa bahay mo lang, isasaksak mo lang sa kahit anong outlet. Sa bahay mo, 220. Pag sinaksak mo, mga 3.5 hours, full charge na siya. Next naman dyan, matulin din siya. Kayang-kaya niyang sumabay sa traffic, hindi ka maiiwan. Next naman dito, dahil sa size niyang maliit, madali siyang i-maneuver sa traffic at napakadaling i-park sa makikitid na parkingan. Idagdag ko pa dyan, yung pintuan niya, scissor type kasi, umaangat at madali lang siyang buksan. Kahit na medyo madikit ka na dun sa pader, makakababa ka pa rin. Isa pang good dito, heated yung windshield niya, kaya hindi yan magpa-fog. Okay na okay. Okay, sa verdict naman tayo. Kung marami kang budget at kailangan mo lang ng service para pangpunta-punta dito-dito, o kaya pampunta sa tindahan, gusto mo rin ng maporma, head turner, bagay na bagay sa iyo tong Renault Twizy. Idadagdag ko lang dito, no, na pag meron ka nito, magkakaroon ka ng isang katutak na kaligayahan at maibabahagi mo rin sa mga kapamilya mong isasakay mo dito dahil matutuwa talaga sila. Pati na rin yung mga madadaanan mo sa kalsadang mapapatingin sa'yo. Sure na sure, mapapasmile sa'yo. Mapapawaw! Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.